All right, welcome to Pangkarniwan Developer One Take. This is Bri again. So this is April 13, and this is the second one take I'm going to do for today. Kasi wala lang, trip ko lang. Anyway, ang lesson natin for today is relational databases, SQL. Dapat nag-umpisa na ako sa SQL some time ago, which is this is under the programming software development track. Kaso na ubos yung utak ko sa kaka piga ng utak ko sa so, pag-isip ng paraan para pagandahin ang basic computer science course. Kaya kung napanood niyo yung two previous one takes and you compare that with your CS11 or your CS101 or whatever course, IT100, it's a lot different. It's more pragmatic and it's a lot more, I don't know. Anyway, so ang discuss natin ngayon is SQL. Bakit SQL? Kailangan natin ang SQL. Bakit kailangan natin ang relational databases or databases? Yung napansin nyo kanina, ang pinag-usapan ko kanina dun sa one take is yung data. Ang minention ko lang dun is data in the memory, which is very very abstract at very very low level. Sa totoo lang, maraming places nilalagay yung data. One of which is of course yung memory, yung pinakita ko dati yung binary and all that crazy stuff. Crazy, unbelievable stuff. Pero for the most part, a lot of your data right now, yung iniisip mong data, for instance, yung laman ng Facebook account mo, lahat ng information doon sa'yo, or kahit lang sa school records mo, kahit sa government records mo, most likely, all of those records, if they're computerized, they are residing in a relational database. Hindi siya, of course, hindi siya sa memory. So, kailangan pag-aralan paano tayo gumamit ng relational database and how do we play around with data na nasa loob doon. So, relational database, dapat ito nasa CompSci track to kaso medyo malayo-layo pa to. Kasi yung pinagsasabi ko kanina that CS11 in Diliman, ang databases sa Diliman is CS165. And by December, kung makakuha ako ng sponsorship sa Pangkarniwan Developer, baka maumbisan ko na yung part na yun. But since we're pragmatic, diretso tayo, we're going to do a bit of a parang cheat sheet dito sa relational database management systems na to. So, sa relational databases, ang key points sa relational databases is your tables. Table hindi lamesa, parang table na parang multiplication table, ganun table, kung saan yung data mo is put in a tabular manner. The easiest way to think about it is kung gumagamit kayo ng Excel or some other spreadsheet. Because a single sheet, so spreadsheet ay equivalent sa isang, you could think about it as a table. Kasi sa table, you have a few parts. Sige, gawa ko na isang simpleng table rito. Sabihin natin, tawagin natin. Oh, bait naghang. Students. Yeah, it's a student's table. Then, ito yung pangalan na konti lang. Sige. Okay natin. ID. ID na lang. ID. First name. Last name. First name, last name. First name, last name na lang. Then, lagay tayo. One.
this can be considered as a table. Kasi nga na tabular yung nalagay natin yung data natin in tabular form. So ano yung parts nito? So first part would be easiest, yung row. Ito yung row. You could consider this natin row or record. So row, kasi kung table, syempre parang kung meron kang isang isang classroom, meron kang mga rows at meron kang columns. So, same rin sa mga multiplication table, kung namang chart at table. In this case, yung row, yun yung tawag na yan kasi hilera siya eh. Then, record kasi, hindi ko yun na-discuss dun sa data. Record, it's a combination of data. Pero, point is, ito, this is a single, this represents a single resource, a single isang bagay. Na, yun nga, si Juan de la Cruz, itong row na to stands for a single student. So, each of these, we have four rows, we have four records dun sa ating table. Also, we have our columns. Yung nasa baba, column or fields. Itong nasa baba, itong hilera na to na vertical. Yung tagalogin yan. So, itong vertical and column, ito yung sinasabi, ito yung column, syempre, obviously. Yung field. So, kung ano yung nalagay rito, you might expect na kung ano nalagay rito, ito yung ibig sabihin niya. So, kung ano nasa ilera na ito, numari, ito, para sa record na ito, unang record natin, ito yung last name ng estudyante natin. So, we have rows and we have columns. Then, also, there's a bit more. Mayroon pa mga iba't ibang parts. Pero I think one of the more important parts sa kailangan yung pansinin sa isang relational database is yung tinatawag natin na magyan natin siya ng color. Cute na color. Mali. Magyan natin siya ng color. Yellow na lang. Sa isang table natin sa isang database. Relational database. Mamaya na explain kung bakit relational database siya. Meron tayong tinatawag na set ng columns. Sa tawag na sa kanila is primary key. Yung primary key dito sa column na to or sa list ng columns na to, pag tinignan mo yung value nila, meron kang makukuhang unique na record. Kaya parang key siya kasi parang susi siya eh. Parang meron kang isang yung table mo, you could think about it as parang isang malaking locker, kumbaga. Hanap tayo ng locker. Ano ba yung tawag dun sa locker na... Ayan, parang ganitong locker. It's parang school locker. Yung key na yun, ang reason bakit unique dapat yung value nyo, parang dapat yung value lang, isang beses lang lalabas yung value dun, is yung susi na yun, pwede mo siyang gamitin na panghanap ng record. So in this case, if you're going to use the not so useful susi metaphor, isipin mo na itong table na to, meron kang apat na lockers. Then, meron kang susi. Pag ginamit mo yung key 1, makukuha mo lang, mabubuksan mo lang yung unang locker. Kinuha mo yung keys, yung pangatlong key, mabubuksan mo lang yung pangatlong locker. So, point is, ang reason bakit meron tayong primary key is for us to find kung saan yung isang record. Kaysa naman,
yun yun, mamaya, may, later, may kita natin, yun yung ginagantahan yung primary key natin when we're searching for records. Kasi kung umabot yan ng 1 million records, which is not rare in a database, pag ginamit mo yung primary key, madali mong makukuha yung record. Meron ginagawa yung database at makukuha mo kaagad yung record na hinanap mo. As opposed to, iisa-isahin mo yung records kung yun nga yung tama. Kasi kung ganun yung ginawa mo, mas mabagal siya. Kaya, point na sa primary key, it's a column or list of, or combination of columns na pag tinignan mo siya sa buong database, makakakuha ka na magiging isang unique siya. Pwede mo siya pang gamit pang hanap ng isang unique na record. Okay, I guess that's, yan lang naman yung basic type, basic terminology natin sa databases eh. So, malataan nyo, database parang isang base yan kung saan tayo naglalagay ng data. Pero bakit tinatawag natin na relational database? So, relational database, bakit tinatawag natin na relational database? Well, for one, nagre-relate ang relational database allows us to relate relate tables. Kasi hindi lang naman isang table yung gagawin sa database. You're typically going to have more than two or more tables para ma-take advantage mo yung relational na database. Kasi kung hindi naman ka gagamit, hindi mo man ti-take advantage yung relational, bakit ka pa nag-database? Gumamit ka na lang ng ano, parang diretso na kayong gagawin na isang file na lang. And ayan, madadaanan niyo yan sa programming. Pero point is, pakita ko sa inyo bakit maganda yung relational model. So rito, student siya, sabihin natin course. So pwede rito ng course parang yes. Yes. Kore naman komsay. Kore naman komsay. Course. Kore naman yung mga sikat na course. Ano naman, parang sige na nga, science course na lang. Yes, bio. Yes. Chem. So, BS Chem. BS Bio. So, dito, may kita nyo, BS Chem, BS Bio. Then, yun. You could see na, ganito, medyo okay pa siya. Parang mukhang okay naman. Let's see this. Parang, years to graduate. Course. Okay. So, assume natin na, ano, which is unlikely, na gawin natin 5-year course yung ano. So, 5. Bago yung chem is 4 years. So, rito, lagay natin na data. So, Juan de la Cruz, bio siya, pero 5 years yung bio na course, and so on. Kung chem siya, 4-year course. At this point, may kita nyo na itong dalawang fields na to, parang medyo may pagka-redundant ang dating. Parang, kumakuha ka na naman ng isang bagong BS chem na tao, uulitin mo naman tong value na to. Uulitin mo tong 4 na to, kumakuha ang BS chem, ulitin mo yung 4 na to. Sa isang relational database, as much as possible, we're trying to, as practical as possible, we're trying to reduce yung number ng redundancies. And we could do that, kasi kung mara, gumawa ka ng spreadsheet, hindi mo yun magagawa sa spreadsheet eh, unless advanced na ginagamit mo na skills sa spreadsheet. Rito, para mabawasan mo yung pagkaulit-ulit niyan, ang ginagawa natin is we create another table. So, course table. So, courses table. Okay na naman tayo. Smoke course ID na lang.
para mas madali makita. O, ito, palitan natin to ng student number. Student number, course ID. Ito, course ID. Then, name. Name ng course at yung course name. So, course ID, gawin na 1, ito, no. Then, ito na natin, copyahin yung value. So, may dalawa na tayong table, students table at yung course table natin. At this point, hindi pa siya, gawin natin, kasi primary natin to. So, primary key natin is yung course ID. So, paano na ito tatanggalin? Paano na tatanggal yung pagka-redundant nito? We're going to change this to be a referential. Magkakaroon siya ng relationship. Papakita niya yung relationship. Hindi na magagamit ng mga referential term. Diretso na natin dun sa relational database part. So, gagawin na natin ng relation yung dalawang table. So, in this case, instead na sulat mo yung data na to, you just put here yung primary key nung kabilang table. So, dito, Juan de la Cruz, gusto malaman kung ano yung course niya, tignan mo yung kabilang table, hanapin mo yung primary key niya. So, this is a primary key, hanapin mo yung primary key dito, then 1. So, malalaman mo na si Juan de la Cruz is BS Bio at ang length ng course is 5. Also 2 and so on. And so on, marami ka pang pwedeng gawin na relationships. Kunwari, course table. Kuha tayo ng isang dagdag tayo ng lagyan natin ng mas masayang mga table. So students table rito, gawa tayo ng class table. Class is table. So, class ID. Name. Then, name na lang. Para hindi tayo problema. Mass. 100. Mass. 101. Then, dagdag tayo rito ng reads table. To is ID. De, hindi maganda student ID. Gawin na natin basic ID. ID. Class ID. And grade. So, yun. Math 100. Paano natin, paano natin i-store yung grades ng ating estudyante? At paano natin malaman kung nag-enroll ba siya doon sa isang course? Dito natin siya isama. So, student natin is 1. Ang pinasukan niya na class is Math 100. At yung grade niya is, gawin natin 1 to 100 na lang para, 85. Then, ibang student naman, class ID is 1, also they're in the same class. Pero ito, wala, 80 lang. So with this table, along with itong table na to, at itong table na to, makukuha mo yung grade information. Medyo weird siya, pero ang dating niya lang rito, titignan mo yung student ID. So sino tong student ID na to? Si Juan de la Cruz. And yung class, so he's Juan de la Cruz is enrolled in Math 100, and yung grade niya is 85.
kung lalagay natin to rito, medyo mababa yan. Parang magkakaroon tayong class 1, grade, ne, class 1, then class 1 grade. And paano kung nag-retake siya? De, class 1 retake grade and so on. Itong retake magagawa mo yan dito sa form na to eh. Kung nag-retake siya, it's just so different, it's a different grade pero same class pero different yung grade niya. So kunwari magsak siya rito 60 bago ito na tumaliwig lang tumalino siya 8 ba, o lagyan na lang natin rito ng parang year. Ah, 2011 to 2012, 2010, di ba? So kalokohan niya, dapat 11 'yan. Sunod-sunod natin i-insert eh. So 'yun, it's still the same class, it's still the same student, but it's on the different year. Di ba? 'Yun. This whole thing na marami kang mga table and they're interrelated with each other is the whole point of relational databases. You're trying to avoid redundancies. Gaya ng ginawa natin sa data, kaya nga nagbe-base 2 tayo kasi mas efficient siya mag-store ng data at mas madaling mag-retrieve ng data. Same thing here. Okay, so na-discuss na natin yung basics sa table. Punta naman tayo sa SQL. SQL or SQL, they're both walang problema kung ano yung pinapag-pronounce sa kanya. Ito yung language na ginagamit natin para mag-usap sa database. Practically all databases, all SQL databases, all databases or all relational databases that follow the SQL standard. Ito yung ginagamit nyo para kausapin sila, para gawin yung mga bagay na ginagawa mo. Kunwari, pag-create ng table, pagpasok ng data, pag-update ng data, pag-delete ng data, at pag-retrieve ng data. Yun yung sa SQL. So, yun. We're going to just discuss, hopefully, in the next 40 minutes, I'm going to discuss yung first 4 na SQL commands na kailangan yung tutunan. And, amanda rito, since SQL is a standard, kahit na anong database, pwede mong gamitin. So, for our course, ang gagamitin natin is itong SQLite. SQLite is, sabihin na natin, ito yung, tawag mo rito. This is a small database. It's a small database na file type database and maraming mga programs gumagamit ng SQLite. So dapat meron dito ng ano eh. Yeah, well-known users, kunwari Firefox, yung history mo sinostore niya in an SQLite database. Apple also SQLite and bunch of other stuff. Most likely, kung Android ang phone gamit mo, yung mga apps doon, they store the data in an SQLite database. I think iOS, ganun rin. Kaya, it's a good way to start dito, to start with your learning SQL with SQLite. Kasi, yun niya. Maliit siya at kahit saan mo siya makikita. So, you're just going to download it for Windows, yung command line shell. Yan tayo problema. And, lagay lang natin dun sa folder na pinaglalaman natin. SQLite 3. Then, punta tayo rito. Let's open command line. So, there.
Yun na, SQLite 3. Well, tanya rin sa SQLite 3, it's a command line na ang gagamitin natin. Pero, actually, hindi siya ganun ka-problema. So, first thing you have to learn is paano ka gagamit ng SQLite 3. Well, the first way to use SQLite 3 is create a database. SQLite 3, then pangalan ng database. So, ano lang, test.sqlite. So, yun na, meron ka na ang SQLite na database. Sync. Dapat meron ka na, kaso wala pa siya. Kasi wala pa tayong ginagawang table. So, gawa lang tayo ng isang basic na table. If you want to learn yung ano, kung tinatamad na kayo makinig sa akin, ang gagamitin kong main na libro is this book. SQL, Learn SQL the Hard Way. Sulat ni Zed Shaw. However, hindi siya kompleto. And, yeah. Hindi pa siya kompleto ngayon. Inumpisan pa lang niya sa 2011. Pero, this should start you enough. So, sige, diretso na tayo. Ito yung gagamitin na yung test SQLite. Let's just create a really, really stupid SQL statement. So, the first command na gagamitin nyo. Huwa nga tayo ng kanina. Gagawa natin. Wait. SQL dot So, SQL. Ang una nyong matututunan is yung tinatag natin na DDL, which is data which, or in actuality, isa lang naman yung practically gagamitin nyo yan madalas is yung the create. Ano yung create statement? Yan yung ginagamit. Yung create statement ang ginagamit natin na pang-create ng database. Ano yung form ng create statement? Ito yun. Create, pag-create ng table sa ano. So, this is actually create table. Parang hindi ka na malito. It's a create table statement. It allows us to create a table. So, maltan yung gamit niya rito is person and so on. Pero, let's start off with something ginawa na natin dito. Oh, ito, courses. So, ano yung itsura niya? Let's just create table. Create table courses followed by parenthesis. Then, yung pangalan ng ano, pangalan ng field, pangalan ng column, followed by yung data type niya. Yeah, sulat mo na nga na dito yung format niya. Is create table, then lagay natin yung wala siyang hindi siya nag-auto ano, create table, table name, then parenthesis, field name followed by data type. Then, meron ka rito yung optional na optional stuff. Then, followed by yan, field name, data type ulit. And so on until matapos ka and yun eh. So, if you're going to create a table gaya ng ginawa natin, so, anong table name natin rito? Screw you, activate Windows. Table name na rito is courses table. So, mangyayari rito, this is just create table courses. Field name, course ID. Ma, dito type natin
In skill. It's standard. If you look at yung data natin, yan, ito yung mga data types. Pag tinignan nyo yun dun sa ano, this is standard. Though, para sa atin, ang gagamin lang natin muna rito is integer at, I guess, yung sa, kay, ano, dun sa learn code the hard way is, tawag mo rito, learn code the hard way, yung ginamit niya text, pero sa atin, tinatamad tayo, gagamitin natin is character varying. Ang character varying, this is a list of characters up to yung n. So, yung minention natin last time, yung kay hello, pwede natin yun ilagay sa varchar 5. Kasi 5 yun. Pero pag pinahaba na natin, mapuputol siya kasi 5 lang ang lalagay niya. So, typically, pag sinabi mo varchar yung data type, sabihin mo kung kano kahaba yung maximum length mo. And isa-store niya yun na walang space. Ang ang difference niya kasi din sa car, kung kulang yun, kunwari sinabi car 100, bago ang sinuad mo lang dun is hello, sinuad mo lang dun is hello, ang mangyayari dun, the rest ng field is space, as in blanco. So, sayang siya sa data. Kadalasan, ang ginagamit ng mga tao is varchar. Pero, we're digressing. Kaya, so, dalawa lang yung gagamitin natin na for now is integer and varchar. Varchar. So, grade table courses, data type natin is integer. Tama ba? Tama ba syntax to? Yes. And yung options natin, ang option pala natin dito is primary key. So, wala lang. Yung course ID natin, sinabi natin, primary key yan. Oh, primary key. Then, field name. Ano ba yung second field natin? That's name. Data type. That's varchar. Varchar. Siyempre, man, di naman naabot ng 100 yung pangalan, no? No course. Okay, gawin na varchar 50. Then, wala siyang options. Kaya, tanggalin na itong kalokohan na to. Wala siyang options. Followed by yung ano pa ba? Yung course length. Course length is integer. And yun na. Yun na yung ano natin. Yun na yung lalagay natin dito. So, tanggal na ito. Yun na. Create na natin yung courses natin. Paano natin makita kung na-create natin yung courses natin? Well, you could go to the help para makita mo kung ano yung mga options sa'yo. Pero ang importante lang rito is yung dot tables. Actually, schema pala. May kita nyo na ito na yung schema natin. Yung table courses. Meron na tayong table courses na primary key and so on. One thing to note lang rito is, well, there are two things to note here. Itong form na to, hindi siya maganda basahin. Kaya, for the most part, we're going to gawa tayo ng isang bagong file. For the most part, itong form kasi na to, hindi siya ganun kadali basahin. So, ang ginagawa ng mga pangkaraniwang developer is hinihiwalay niya yung each declaration ng field sa isang yan, sa isang linya. So, okay lang yun. Okay lang na hiwalay-hiwalay natin yan. Kung ginawa niyo ito rito, wala namang problema. And another thing,
kung gagawa kayo ng table, maganda sana kung lalagay nyo yung mga commands sa papagawin nyo dito sa isang SQL na file. So, natin yan. Gawin na lang natin is test lang naman ito eh. So, there. Kumuha tayo ng table. Meron tayong nagawang test.sqlite. Ito yung nagawa natin. So, gawa tayo ng isang bagong test. So, maganda kung lalagay mo na yung mga table mo rito. Kasi, sama na natin. Gawa tayo ng iba pang kalokohan. Ibang table natin. Simple. Classes. And here. Then, name. Huwag niyong kakalimutan na pag wala nang natitira, wala nang kailangan comma. So, name, most likely, pababa na natin to. Baka medyo mahaba yung pangalan. So, yan. Meron tayong isang file. Pangalan niya is tables.sql. Kung titingnan nyo, meron tayong tables.sql. Kung gusto natin patakbuhin itong SQL file na to, we're going to execute yung laman ng SQL file at i-apply natin dun sa current database na ginagawa natin, pinaglalaroan natin. We could use, na new help, there is itong read. Execute SQL in file name. So, read test tables. Kung tignan na natin yung schema natin, kung ano yung itsura ng mga tables natin, so, here, we got our tables. One last thing I think you might want to learn dito sa DDL is yung delete table. Drop table pala. Drop table, yan, dinadrop na yung table. Mawawala yung table sa mundo. So, that's just drop table table. So, kung gusto natin i-drop yung isang table, drop table na yung courses. So, schema. Ayan, nawala na yung isang table natin ng courses. Gusto natin i-drop yung classes. Wala na. Tinanggal na namin yun. So, that's for data definition language. Yung drop table at create table. Kasi you're defining kung ano yung mga tables mo. So, patakbuhin ulit natin yung read tables at SQL para mag-run dito. One last note bago tayo mag-move on dun sa susunod na type ng data. Data type ng SQL statement natin aside from DDL. Yung ating standard sa pagpangalan ng SQL. Ang SQL is case insensitive. Case insensitive in the sense na, again, kung di nyo alam case insensitive, it's just that kahit small case or uppercase, walang hindi pinapansin yun ng SQL. So, kung kunwari ito, pinalitan natin to ng create, gagana pa rin yan. Same thing, gagana pa rin yan. Pati yung courses, kung palakihin mo yan, gagana pa rin yan. Walang kaso. Drop table natin si courses. Then, basahin natin yung table. So, yun. Kumana siya, pero ang pinagkaiba lang, obviously, yung commands is case insensitive, but the names and the field names, I think it depends on the database. Kasi may mga database na case insensitive sa pangalan, may mga database na hindi case insensitive. Minention ko lang to kasi ako natuto ko ng SQL na pabaliktad yung standard nila.
in what sense ba pabaliktad, yung mga statements na tinuro sa akin when I was learning SQL is small case and yung mga fields is in uppercase. Later ko na nalaman na wala talagang generally accepted standard, pero ang mas sikat na standard natin is yung baliktad na approach. Kaya kung makikita nyo, nagsusulat akong SQL later, sometime later, parang pabaliktad ang ginagamit kong case, that's just because it's force of habit. Kasalanan yun na nagturo sa akin ng SQL. Anyway, so, balik na tayo dun sa ating, well, most likely our last part, which is yung DQL. Data query. DML. Data manipulation. Kung inisip nyo na binubola ko lang kayo, possible na binubola ko lang kayo, pero, yun na, data manipulation yun eh. DML. So, that's data definition. Data manipulation. What the hell? Data control yun eh. Yan, data manipulation language. DML. So, data manipulation language, you have three things you can do. Three main things you can do. You can insert, you can update, and you can delete. So, you insert, obviously, it inserts data. Update, obviously, updates data. Delete, obviously, deletes data. So, paano yung form ng insert? Ang form ng insert is insert into table. Name, field 1, field 2, and so on. Values, data for field 1, data for field 2, check it, and so on. Then, don't forget the semicolon then. Ngayon lang yan. Insert into table name, field 1, field 2, field 3, or whatever fields. Then, yung data dun sa field na yan. So, in this case, paano tayo gagawa ng nagawa na yung tables? Parang, nagawa na yung table bar sa course. Gawa tayo ng SQL para dun sa courses. So, ano yung itsura niya? Well, so, insert into para mas maganda yung itsura ulit. Actually, hindi naman ganun ka-importante sa insert yung itsura eh. Maganda nga kung sa insert ganito kasi may kita mo yung pag nakahilerang marami. So, let's move it like this. Courses. Insert into table muna. Courses. Courses. Then, yung ID natin is course ID. Name. And itong part na to, it defines kung ano yung kung ano yung respective rito. Kasi pwede mong i-rearrange yan, basta lang tama yung nakalagay rito. Actually, pwede ngang wala itong part na to. You could actually remove this just as long na yung schema mo is to data for field 1, ito dapat susunod yun dun sa nakalagay sa schema. And in a lot of cases, hindi madali hulaan kung ano yung ordering na schema. Kaya ito yung suggested way to insert data, which is to you define yung mga fields ang ginagamit mo. So, name, ano ba yung courses natin? BS Bio. BS Bio. Yung character strings natin, they should be enclosed in double quote. Pero kung kailangan yung lagyan ng double quote sa loob ng double quote, you just use dalawang double quote. Automatic, i-convert niya itong double quote sa isang single quote. Pero, later na yun. So, course length, that's 5.
Then yung second course natin is BS Chem. Chem, I think Chem. Yeah. So yun na, courses with SQL na din. Ito na tayo mag-insert ng data. So, insert na yung data. Para gusto nyo makita yung laman ng database, we're going to skip kung ano yung ginagamit natin pang verify ng data. Dito na yung DQL. Data query language. Yung pinakamasayang part sa SQL is yung data query language, which includes the select. Yung select, ito yung nagkukuha ng data sa database. Kaya nga select, you're selecting records from the database. Pero ito, since preview lang ang gagawin natin dito sa talk na to, ang gagamitin nyo lang is yung basic form ng select, which is select asterisk from table. Semicolon. Select asterisk from table name selects all the records from the database. So, ang gawin natin yan, you know, umalik na ako sa aking lumang habits, courses. So, yan. Na-select mo yung data from the database. So, makita mo, yung database natin, meron tayong 1, BS Bio, and 5, BS Chem, and 4. So, essentially, yun lang naman yung insert. Kaya nga, kaya kong ipag-usahan itong mga DML at DDL sa umbisa kasi napaka-simple na form niya. Another, ayan, okay na yung, okay na tong insert. Gawa mo na tayo dun sa update. Yung update is similar, looks similar, pero wala siyang into, wala siyang fields, wali, hindi siya similar. Parang update then something followed by update set. Set fields 1 equals field 1. Ito yung basic form nito. However, this form is very dangerous. Lagay natin na isang napakalaking warning. Warning. Wala. Ano ba tawag rito? Nakalimutan ko na yung comments. Hell. Tayo ng comments. SQL comments. Transact SQL yan eh. Okay, mamaya na yan. Hindi na lang kailangan yan. Ito yung pinaka-basic form, pero huwag nyo itong gagamitin. Kasi ang mangyayari dito is it will update everything in your database to this value. It will update all field 1 to value for field 1. Ayaw yung maniwala, gawin natin yan. Date
forces set name equals combo bola. Sinelect mo siya, na-update lahat into pambobola. Which is hindi natin kailangan, hindi natin hinahabol. Ang important form niyan is itong form. Tama. Update where condition. Yung condition natin, pwede siyang field 1 equals some data. Kadalasan ito yung ginagamit natin. Kadalasan ito yung sa, ano eh, yung para sa primary key. Pwede rin siyang field 1, field, some field. Wala na, field na lang. Parang wala na, field. Parang pwede siyang greater, pwede siyang, or ano man yung mga, ano natin, yung mga greater, greater, less than or, less than or equal to, greater than or equal to, or pwede rin yung not equal. Yung not equal, pwedeng gamitin yung not equal na ganito. And in some databases, pwede gamitin yung ganito. Then, some data. Parang kino-compare lang niya. Pwedeng ganyan. At pwede rin dalawang or multiple conditions. Parang pwede ng condition. And, pwede rin or some other condition. And meron pang iba, pero let's stop with this. So in this case, ang pinaka-simpleng way is ito. Parang where field equals data. Equals set field yan. Ito yung gagamitin natin para ayusin yung ating pambobola. So update forces set set wala where id force id equals 1 set name equals dsi semicolon. Wait, mali yung syntax ko. Ah, baliktad. Baliktad yung where natin. It's a common mistake, pero here's. So, ayusin natin siya. So, ito dapat nasa dulo. Sets air force ID equals 1. Then, pag tinignan natin yung select, yun na, naayos sa CBS Bio. Also, pwede mong gamitin nga yung kanina. Parang, pwede nyong gamitin field is something. So, kahit hindi yung primary key, parang gawitin nyo is, ayusin natin si BS Chem, parang course length greater than 4. So, BS Chem gawin lang dito. Dahil, where course ID, instead na course ID, gagamitin na again, course less than 5.
So, mayari ito, hindi lang isa ma-update niya. When we're using a primary key, we're mostly sure na isa lang ma-update mo rito. Well, we're not mostly sure, we're absolutely sure na isa lang update mo rito. Pero kung gumamit ka ng isang different na condition, dito na, pwede kang mag-update ng isa, pwede kang mag-update ng marami, pwede kang mag-update ng wala. As long as na-fulfill yung conditions. Kung depende kung ilan yung nag-fulfill ng conditions ito. At this point, we could see na isa yung makaka-update ng condition ito, which is yung second natin. So, we're going to run this. And, yun. Maayos na natin. Again, ito yung pina-basic form. There are other forms, gaya ng pagdumating na yung null. Or kung kaya ka na ng end na, napakadali lang yung end eh. In biology is where name equals ES bio and ay kalokohan na to eh course length equals 5 pagtanaan yung pangalan niya 2. So yun, pwede ka mag-end. Sunod-sunod mo yung ordering niya. You could also use parentheses para makita mo yung, para maayos mo yung pagka-layer-layer ng mga conditions. So. Pero for the most part, that's just paano yung update. And finally, you have your delete. Delete is simply delete from table name. Again, kung yung update is may warning ka, babala. So, itong delete from name na to, anong delete from table name? Hell. Delete from table name, ano yung ginagawa nito? You might have guessed it na i-delete niya lahat ng data mo sa database mo. Well, at least for that table lang. Try natin siya. Wala tayong table name, obviously. Duh. Courses. Select mo yung si courses. Wala ka ng courses table. Meron kang courses table kasi dahil yung schema. Meron kang courses table pero wala siyang laman. Kasi dinelete mo siya. Mukha kang ewan. Dinelete mo siya. So again, instead na gagamitin mo to, ayusin na nga natin. Hindi. Not delete. Balikan na natin. Oh, balik na yung data natin. At least may backup tayo na data. Huwag ka mag-delete unless marunong ka na mag-transactions which we're going to discuss in another lesson or kung meron kang backup na data gaya ng ginawa ko na meron ng backup na data na SQL file na pwede na basahin at i-execute. So again, dito is similar. Ito yung tama which is delete from table name and where condition. Gusto mo lang i-delete yung isang gumawa nag-insert to courses. So again, kung hindi ka naglagay ng yung parenthesis, kailangan mong hulaan yung values. So hulaan mo yung ordering niya, but wala namang problema. Dali naman hulaan yun. Walang kwentang course and 1 year. Sinelect mo yan, meron ka isang walang kwentang course. Gusto mo i-delete yung walang kwentang course na yan, you're going to just have to delete from courses where course ID equals 3. Yun na, delete mo na siya.
That's how you do it. Same thing, same yung conditions, gano'y yung conditions as you would expect it. Kung naglagay ka ng conditions, madidelete lang yung mga records na sumusunod dun sa condition na yun. So, I guess that's it. Marunong ka na mag-create ng table at marunong ka na maglaro ng table. Ang pinakamahirap na part sa SQL is how to properly use the select statement. Kasi sa select statement, dun mo nakukuha kung paano mo i-coconnecta yung isang table papunta dun sa isang table at isa pang table. You could connect multiple tables. May panahon nga na nag-connect ako ng 10 table sa isang program na ginawa ko. At nasakit siya sa ulo. Pero gumana siya. At nakuha ko yung data na kailangan kong kunin. Also, dun rin, maalata nyo, when you're really good at the select, and you have a database, kunwari, payroll database, ito yung mga employees, ito yung mga table kung ano yung kanyang bayad, ito yung table ng kanilang attendance, and so on, at ito yung formula. Isang SQL statement lang, isang select statement lang, makukuha mo na lahat ng sweldo ng lahat ng tao. Makalculate mo na yung sweldo nila for this month or for whatever. That is if you're really good at using the select. Kaya, aabutin tayo ng maraming lesson para lang mahimay-himay natin kung paano gamitin yung select. And in addition to that, we're going to also add some more DQL, DDL, which is yun dun sa index. Kasi yung index yun yung nagpapabilis ng database natin and sometimes nagpapabagal. Pero kung gumagamit ka na, if you're an average developer, pangalan developer ka na, dapat alam mo paano ginagamit yung index. And again, ang gagamit ng index na yun is yung select statement at part na yun ng lesson yun. Pati na rin yung mga stuff like normalization and all that, dadaanan natin yan sa ibang lesson. But for now, yung basics, I guess this is the most basic thing about SQL that you have to going to learn. Pag nalaman mo na to, pwede mo nang gamitin yung mga database as parang spreadsheet. Hindi nga lang spreadsheet, you could actually use it as a relational database, pero the only time you're going to use it na talagang full potential mo siyang magamit is when you're really really good at using the select statement. But for now, again, that's all we're going to cover. So see you in the next lesson, or see you when I'm going to convert all this into probably 3 or 4 lessons. Gaya ng gagawin ko dun sa ibang pangkaraniwan developer one take. So again, this is Bri signing off and see you sometime later.